Anumang oras mula ngayon, posibleng maratipikahan na ng Kongreso ang panukalang Maharlika Investment Fund. Bago yan, inaprubahan na ng Senado ang kanilang versyon kung saan pinagbawal ang pag-invest gamit ang pondo ng mga state insurer gaya ng GSIS at SSS. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Senate Bill number 2020 is approved on third reading. Congratulations. Thank you, Mr. Sa botong 19-1-1, lumusot sa Senado ang ikalawa at ikatlong pagbasa ng panukalang Maharlika Investment Fund. 12 oras itong pinagdebatihan at inamyendahan. Kabilang sa mga bumoto pabor ang mga miakda ng Maharlika Bill na sina Senators Mark Villar, Rafi Tulfo at Robin Padilla. Absent naman sina Senators Aimee Marcos, Cheese Escudero at Coco Pimentel. Nag-abstain si Senator Nancy Binay, habang tanging si Senadora Rita sa Honteveros lang ang bumoto tutol sa panukala. Sinubukan pa nga siyang kumbinsihin ng mga kapwa senador na bumoto pabor. I'd like to say that I am happy because Senator Risa, who is a member of the minority, had made a lot of amendments to improve this bill and has been accepted mostly by the sponsor. Maybe we can convince her to vote for this bill. Libre namang mangarap. At ako naman ay nakikiisa dun sa libreng mangarap sa iba't ibang paraan. Giit ng senadora, sang-ayon naman siya na kailangan nga ng bagong public financing para mapalago ang pera ng bayan. Pero tingin niya, hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa Maharlika Fund. My belief is that the idea of a sovereign wealth fund will make sense sometime in the medium term. Perhaps when we have the surpluses. It's ahead of its time. Sa kabila niya, nagpasalamat si Honteveros dahil pinagbigyan ang kanyang amendments. Majority ng mga senador ay pabor na pagbawalang mag-invest sa Maharlika Fund. Ang state insurers gaya ng GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, OWA at Philippine Veterans Affairs Office. We would like to ensure that the pension funds and the aforementioned funds would not be touched, Your Honor, to at least preserve this because we have had experiences in the past where the hard-earned money of our people were lost. So this is the amendment, Your Honor, we submit. E saan kukunin ang pondong pang-invest? Sa Senate version, nakasaad na kukunin ito sa mga government financial institution. Tig 50 billion pesos mula sa national government at Land Bank of the Philippines, habang 25 billion pesos naman ang mula sa Development Bank of the Philippines. Naglagay rin ng limit sa investable funds ng Land Bank at DBP. Malalaking halaga ang pinag-uusapan, kaya tiniyak din ng Senado na protektado ang pera. Nagdagdag din ng ilang safeguards ang Senado gaya ng special audit ng Commission on Audit kada 5 taon. Bukod pa yan sa gagawin ng internal at external auditors. Dadaan din sa Kongreso bago maaprubahan ang pag-increase ng capitalization ng Maharlika Investment Corporation. Ang isa pang tanong, sinong mamamahala ng bilyong-bilyong pisong investment? 9 na opisyal ang tatayong Board of Directors ng Maharlika Fund. Chairperson ang Finance Secretary. Vice Chairperson naman ang Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Kasama rin ang Presidente ng Land Bank at DBP at 2 regular na Director at 3 independent Directors mula sa pribadong sektor. Sakaling mahaluan ng anomalya ang Maharlika Fund, gusto ni na Senator Honteveros, Grace Poe at Pia Cayetano na pabigatin ang parusa sa mga mapapatunayang sangkot. Tinanggap naman ni Villar ang mungkahing si Baki ng miyembro ng Board of Directors kapag nasangkot sa anomalya at pagmultahin sila ng 5 milyong piso hanggang 15 milyong piso. Malalim at komplikado ang panukalang Maharlika Investment Fund. Kaya naman iminungkahi ni Senator Padilla na gumawa ng Filipino version nito para mas maunawaan ang pananiwang Pilipino. Nagbabalita mo mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.